Babaeng pumanaw dahil sa nakalambiting wires sa kalsada. Siya si Mary Christine Ann Batal, 23 taong gulang. Isang call center agent na residente ng Barangay Junob, Dumaguete City. Nakakaawa ang sinabi ng babae na ito na siya ay pumanaw. Mataas maaksidente ang sinasakay ng motorsiklo. Naayon sa balita, gabi noong November 30, 2023, banda 8:45 ihatid na sana siya ng kanyang amang si Richard Batal. Papunta sa opisina na pinatratrabuhoan ni Mayor Christine. Banda alas 9 ng gabi, pagkarating sa may barangay Kadapuino na Dumaguete City, ay hindi napansin ng driver na ama ng biktima na mayroon palang nakalambitin na wire sa gitna ng daan. Sumabi sa kanyang leg ang wire na ito. Iniwasan niya ang wire pero ang hindi niya alam ay nahulog na pala ang kanyang angkas dahil sumabit din pala sa kanya ang wire. At pagkatapos ay inabangga ito ng nakasalubong nilang multicab. Agad nilapitan ni Richard ang kanyang anak. At dito nakita niya na tumutulo ang mga luha ng biktima. Bubuhatin na sana ito ni Richard subalit pinigilan siya ng mga tao. At aantay na lang dumana na dumating ang mga rescue team. Naayon pa kay Richard ay mahigit ilating oras umano silang nag-antay. Bago dumating ang rescue, dinalapas sa pinakamalapit na ospital ang biktima. At sa kasamaang palad, ibinawian din ito ng buhay. Habang ang driver na ama ng biktima ay nagpapagaling na. Naghinagpix ngayon ang mga naiwang pamilya ni Mary Christine. Napag-alaman na ang wire na kalambitin sa gitna ng daan ay pagmamayari pala ito ng isa sa mga kumpanya ng telco. At kaya ito nakalambitin ay sumabit pala ito sa isang truck subalit pinabayaan lang. Nang makapanamunayam ang Brigada News Dumaguete ang ama ng biktima, ay dito sinabi niya na sana matulungan sila ng mga opisyal ng barangay at paimbestigahan ang nangyaring insidente. Dahil kung hindi dahil sa wire ay hindi umano nangyari ang aksidente. Si Mary Christine Ann Batal ay kakalit pa lang sa kolehiyo noong July 2023 sa course ng BSBA sa Negros Oriental State University. Ayon pa sa ibinabahaging post ng ama ng dating kasintahan ng biktima, nakatanggap ako ng tawag mula sa panganay kong anak na si RJ. Tungkol sa dati niyang kasintahan na si Mary Christine Batal. Naawa ko sa anak ko, iyak ng iyak kahit hiwalay na sila. Nagbahagi naman ng post si RJ ang dating kasintahan ng biktima. Sinabi niyang nasa mahirap o manos niyang sitwasyon. Sobrang manos niya nasaktan dahil sa nangyari ay ayon pa kay RJ. Siya pa umano ang kumuha ng litrato noong araw ng pagtatapos ng biktima. Nagbahagi naman ang post ang kapatid ng biktima. At ito ang kanyang sinabi na isinalin sa Tagalog. Ate Tin, hindi ako makapaniwala na wala ka na. Ang bilis lang ng mga pangyari kung kailan nagtagumpay ka na sa buhay. Saka ka naman na wala, sana nasa magandang lugar ka na ngayon. Hindi ka namin makakalimutan, palagi ka nasa puso namin. Sayang hindi man lang kita naabutan sa ospital. Sobrang nakakaawa ang kapatid ko. Ang dami niya pang pangarap na gustong maabot. I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I'm